Muli, nagbabalik po ang aking channel, Mariano Brothers Moto TV. Sa oras nito, ang ating pag-aaralan o ating topic ay tungkol po sa wiring diagram nitong Honda Beat. Pag-aaralan natin ang bawat wire, ang bawat connection niya. Ano-ano mga kulay ng wire ng Honda Beat at ano ang mga pyesa na kailangan sa ating wiring diagram. Kung mapapansin niyo po, nag-drawing na po ako rito ng ating mga pyesa o parts ng motor para po hindi na po humabang oras. Dahil sa oras nito, medyo mahirap po o masalimuot ang mga wiring connection ng kanyang Honda Beat, mga kabrothers. Ngayon, kung mapapansin nyo, nag-drawing na ako rito. Ang bawat isang pyesa, mga kabrothers, may kanya-kanyang wire at iba't ibang klaseng kulay. Ituturo ko po sa inyo isa-isa yan. Pero bago yan, kung bago ka pala sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell button para lagi po kayong updated sa aking mga i-upload ng mga video posts. Simulan na po natin, mga kabrothers, ang ating wiring diagram nitong Honda Beat. Ang Honda Beat ay battery-operated drive. Ibig sabihin, pag battery operated drive, hindi po siya nangangailangan ng primary coil. Ayan. Ang nagpapandar sa kanya, sa kanyang CDI, ay ang 12 volts na battery. Ngayon po, dito sa Honda Beat, sa kanyang wiring diagram, meron po sa mga wire. Ang kanyang mga wire, iba-iba po ang kulay. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo ang mga color coding ng kanyang wire. Dito po sa regulator, meron po siyang apat na wire. Kulay white in W, kulay yellow yung Y, kulay red yung R, kulay green, G. Yan po ang apat na wire ng regulator. Dito naman po sa pulsar, BLY, blue na may stripe na yellow. Yan po ang wire ng pulsar. Dito naman po sa CDI unit ng Honda Beat, meron po siyang walong wire. Yung Y, yung yellow, BLY, blue na may stripe na yellow, GW, green na may stripe na white, G, green, YR, yellow na may stripe na red, RBK, red na may stripe na black, G, green, GRY, gray na may stripe na yellow. Yan po ang walong kulay ng CDI unit ng ating Honda Beat. Dito naman po sa ignition coil, meron siyang dalawang wire. Yung BK, yung black, at saka green. Yan po ang dalawang wire niya. Sa battery, yung dalawang nakakonek sa kanya, kulay green, at saka kulay red. Yung red, yung kanyang positive. Yung green, yung kanyang negative ground. Ayan, mga brothers. Dito naman po sa ignition coil, meron siyang dalawang wire. Yung red, at saka yung red black. Yung red black, yun po yung accessories wire niya. Ngayon, ang Honda Beat po, mga brothers, meron po siyang relay. May apat na wire. Yung apat na wire ng relay, yung YR, yellow na may step na red. Yung RB, yung red na may step na black. Yung R, yung red, RW, red na may step na white. Yan po ang color coding ng ating Honda Beat, mga kabrothers. Ngayon, magsimula na po tayo sa ating bawat pag-connect ng ating mga wire. Dito po sa battery, mga kabrothers, simula natin dito sa battery. Ito pong battery, automatic yung kanyang ground, naka-body ground po sa ating motor. Yan, kung mapapansin nyo, na-drawing ko na po. Ngayon, meron po siyang isang wire na kailangan i-connect sa pyesa ng ating parts ng ating Honda Beat. Ito nga pong negative niya, nakakonek po yan dito po sa regulator, yung kanyang ground. Kulay green din po yun, mga kabrothers. I-connect natin. Yan po ang negative ground, nakakonek po sa negative ng ating regulator o yung kanyang ground. Ito, letter G, green. Green din po yan.
Bukod po sa regulator, ito pong ating CDA unit, mayroon pong wire na nakakonect sa ating negative ground na kulay green. Ito pong isa, itong kulay green. Yan po. Nakakonect po yung green ng CDI dito po sa green ng negative ground ng ating battery at saka po yung regulator. Ngayon, ito pong ignition coil, meron pong isang wire dyan, yung kulay green, nakakonect din po sa ating kulay green na negative ground. Yan po mga brothers, ang ating connection ng ating negative. Ngayon, ito pong positive ng ating battery, meron po isang fuse na dadaanan bago siya tumakbo ng regulator. I-connect po natin. Ayan po. Ngayon, bukod po dito sa regulator, ang nakakonect po na kulay, na wire dito sa kulay red ng ating positive, ito pong ating ignition switch. Itong kulay red niya rito, nakakonect po sa battery. Yan. Yung kulay red ng ignition switch, nakakonect po siya sa kulay red ng battery at saka ng regulator. Pero bago siya kumunik, kailangan dumaan ng fuse. Ngayon, ito naman pong ignition switch na to, yung paglabas niya, yung kanyang accessories wire, yung pong kulay red na may stripe na black, iyan po ay nakakonect sa CDI ng ating Honda Beat. Yung ignition switch po, mga ka-brothers, meron po siyang wire na red na may stripe na black. Yan po yung accessories wire niya. Nakakonect po yan dito po sa CDI unit na may red na may stripe na black. Yan, ganyan po ang connection niyan. Ngayon, ito pong regulator na to, mga ka-brothers, ito pong white at saka po itong yellow, hindi na po siya kasama sa ignition system ng Honda Beat. Yung po ay kasama sa charging system. Kaya hindi na po natin i-coconnect yan. Ganun din po itong pulsar. Yung pulsar, hindi na po kailangan ang stator para po sa battery drive. Ang kailangan lang po doon, yung kanyang pulsar. Kaya kahit wala po siyang stator, lahat ng battery operated, pagka hindi na po kailangan ng stator para mapaandar ang ating motor. Ang stator po, parts po siya ng charging system sa battery. Ganun din po ang regulator, yung kanyang white. Ayan po mga brothers, part po yan ng charging system. Ngayon, dito na po tayo sa pulsar. Ito pong pulsar, mga brothers, nakakonek po yan. Itong blue na may stripe na yellow, nakakonek po yan dito sa CDI unit na may blue na may stripe na yellow din po. Ayan po. Ngayon, itong pulsar na to, yung kanyang isa, yung negative, yung isang wire niya, naka-body ground na po siya. Ito po yung kanyang symbols ng ground. Naka-body ground na po yung isang wire niya. Ngayon, ito pong blue na may stripe na yellow, nakakonect po siya sa CDI na may blue na may stripe na yellow. Yan po, mga brothers. Ngayon, ang isusunod natin, itong ating itong ating yellow na may stripe na red. Ito pong yellow na may stripe na red, nakakonek po ito, mga ka-brothers, sa relay po, dito sa relay. Ayan, kukonek natin yan. Yung relay po, yellow na may step na red din po yun. Kaya magkakonek po siya, mga ka-brothers. Ngayon, itong relay na to, mayroon po siyang apat na wire na connection. Yung isang nga po, nakakonek sa CDI. Yung isang
kulay red, nakakonek po ito sa battery. Ngayon, ito pong relay na isa, yung red na may stripe na black, nakakonek po yan sa accessories ng ating ignition switch. Ayan po mga kabrothers. Ngayon, yung pong red na may stripe na white, nakakonek po yan doon po sa motor ng ating Honda Beat. Ayan mga kabrothers. Tapos na po tayo dito sa ignition switch. Tapos na tayo sa relay. Sa fuse, tapos na tayo. Sa regulator, tapos na. Sa parser, tapos na. Dito lang po tayo sa CDI. At saka dito po sa ignition coil. At saka dito po sa starter switch. At saka sa brake switch. Ngayon, ito pong yellow, mga kabrothers, nakakonek po ito sa starter switch ng ating Honda Beat. Nakakonek po yung starter switch. Tapos yung starter switch, nakakonek sa brake switch. Yan po, nakakonek. At itong brake switch na to, mayroon po isang wire. Mayroon po isang kulay. Ang kulay niya, mga brothers, red to eh, red na may stripe na may socket po siya. Papunta po dito sa red na may stripe na black. Dito po sa ating accessories wire. Yan po mga brothers, medyo masalimuot po itong ating wiring diagram na to. Ngayon, meron pa po tayong natitirang tatlong wire, bali apat. Itong gray na may stripe na yellow, nakakonek po ito dito sa ating ignition coil. Yan po. Ngayon, meron po tayong dalawa. Yung GW, yung green na may stripe na white, at saka yung G, yan po, yung green. Ito pong green na may stripe na white, mga brothers, nakakonek po ito sa ground. Nakakonek po ito sa ground ng side stand. Nakakonek po yung sa side stand, ground. Yan po mga brothers. Yan po yung nakakunik sa side stand ng ground. Ngayon, isa na lang po natitira itong kulay green. Nakakapit naman po ito sa choke po sensor o sa carburetor sensor. Yan mga brothers. Yan po ang connection niyan. Ayan, kompleto na tayo. Yan. Yan po ang wiring diagram ng Honda Beat. Sana po makatulong sa inyo to ng malaki at may apply nyo sa inyong mga motor. Sana po mapakinabangan nyo po ang video ito para po sa inyong mga motor. Sige po, hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong lahat.